Mayong hapon, buenas tardes, Metro General Santos. Magandang hapon, Mapia Balulem Soksajen, kini ang inyong alagad, Brigada Ruel Dumantay. Mayadga hapon mga kabrigada, kini inyong makauban na Brigada Abner Francisco. Oga siyempre mga kabrigada, mayong hapon, buenas tardes, Metro Jensan, mayong hapon ka ninyong tanan. Oga siyempre sa atong mga kabrigada, karoon ka nagpaminaw. Maying hapon po kanin yung talan. Brigada Abner, mayong hapon diha kanin. Maying hapon, Brigada Ruel, o sa atong mga kabrigada, o siyempre pa, kining filing na karong adlaw, nag-file na, formally, ang Achievement with Integrity kining movement o yes, AIM party AIM. Sa pagpanguna ni Idol Brigada Elmer Katulpos, kaganiha. Sunda na to ang kining filing. Coverage kaganina, Brigadang Abner. Gikan na alas otso, maraga magalauna na ato tanong man. Wow, gani. So, good luck alang ato sa atong mga kandidato, no? Mga yes. kandidato, labi na sa AIM, sa pagpanguna sa atong aman ng brigada, nga si Idol Brigada Elmer Katulpos o sa iyang mga kaubanan. Correct. Pa. Mga kabrigada, kaninyong mga reklamo, nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon, mga kaigsunan, di pwede yan! Adlaw nga Webes, mga kabrigada, October 7, 2021, 79 days na lang, kabrigada, Pasko na! Yehey! Perting paspasa sa ano, brigada kanina. Kurang kakamasarang taon ng ber. Karon na ber na po pagbalik mga kabrigada. Ang pitilan na yung taon ka daw, 79 ka daw, Pasko na yung taon. So, paduol nga paduol na ang parahon sa Pasko. Adlaw mismo sa Pasko. Huwag, siyempre, mabatsagan po nato karon ang diwa naging sa Pasko kay sa mga kwan sa mga Surikag malls nanay mga nakabitay dito nga mga parol nanay mga Christmas tree nga nagaposisyon sa mga kilid og siyempre makita nato mga atong mga kaigsunan nga nanay nagapangarol na dina sa mga hilit-hilit nga mga lugar so dili na gyud nato madinay nga panahon na gyud sa Pasko karong mga panahon na. Bisan pa na ata sa tinwala sa pandemya, kabrigada nga Ruel. Oo. Mga kabrigada, pinaka-the best nga regalo karon sa iyong pamilya, labi pa katong atong mga kaigsunan nga nagatanaw sa atong live streaming karon katong mga nasa abroad, pinaka-the best nga regalo sa iyong mga partner nga nasa Balibalay karon, Maksan. Kanang yung Maksan mga kabrigada kay Capsule of Maksan Coffee. Maksan Capsule, Maksan Coffee, makatabang mga kaigsunan alang sa pagbalikon sa atong kalawasan sa labi pa karong panahon sa pandemic mga kabrigada. So gikinahanglan nga paimno nato atong mga partner na inyong nabilin diri sa Pilipinas og Maksan Capsule o kaning atong Maksan 81 Coffee. Siyempre, dili po nato dapat kalimtan ang nigari. Correct. Kining patak mineral. Di na sa matagpatak sa tubig nga nyong ginainom, daghan kayong mga minerales ang naadina, 90 plus ka mga minerales ang makuha nimo dina sa nigari nga atong mapalit dina sa nakariyang mga butika sa mga brigada pharmacist, no? So, ipatak na to na sa atong ilimnon nga tubig, ginainom na to ang tubig. Oh, so, ma-supplementan na ini ang mga minerales nga gikinanglan sa atong lawas. O, importante ang minerals sa atong lawas, mga kabrigada, kay kung kulang o minerals sa atong kalawasan, hindi kayo ma-absorb. Kani mga vitamina nga atong gina-intake, brigada kabdir, kani mga protein nga atong gina-intake sa atong kalawasan, dili ma-absorb mga kabrigada sa atong lawas kung kulang tag minerals mga kabrigada. O, siyempre, pinaka-the-best nga regalo, alang kay Mr. Mrs. Paminaw, taga-air ko nag-hardball imong partner. Unya kung si Mr. mismo, mo, kwan good, mo, padaplin good budget para sa hardball, bago mo pa uli, no? Importante yung kaya ni Mr. Yung pagkaangkaang diya kay si Mrs. Naranas sa Panimalay, pero siyempre, si Mrs. na ikaw kulingon ka ng kinahanglanon po para sa imuha, Mr. O siyempre, ikaw isip, Mr.,
i-date po tanaga sa mga kasawa po rin tao. Labi na sa mga kalanian na Brigada Rowell nga stress sa trabaho, medyo kapoy na, lapyo na kayong lawas pag uli sa balay. So kinahang lang nag-ayuda sa hardball. Ayan. So, kinahang lang nag-ayuda niya. Kaya hindi na mo barog niya. Kadang dali ra kayo, na i-problema sa... Di na kabarog din sa... Di na kabarog niya mga kabrigada. Di na ka ano, niya, dali ra kayo man, mabitin si misis. Kailangan na... Mga kabrigada, managlahi nga mga isyo ang atong hiskutan. May kalubutan nga isyo, pribadong individual, nga gusto ninyong ireklamo o problema nga buot ninyong tagaan o matagaan o pagtagaan. Sa mga magtiayon nga doon ay problema o gibinoangan sa ilang partner, di pwede yan. Hiskutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po mo'y mga pangutana nga legal, ipadala ang inyong mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen o dili ka i-message ang atong official Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada, ari na, una, kung makakommit o crime ang isa ka minor de edad, ang ginikanan ba ang makasuhan? Mao na siyang unang pangutana o ang ikaduhang pangutana, gikan sa tuang sender, pwede ba pailisan ang first name? Dugay na nako ni giipunan kay tiniguwang bagnod ang akong pangalan. Siguro ang pangalan ani ba na i-O sa last. Di ba? Na i-O sa last. Sama sa imbis nga Rodolf lang, na himong Rodolfo. Ano ba? Imbis nga... nga Edelbert lang, na himong Edelberto. So, pila po ka ang maggasto mo na yung pangutana. Ang tubag sa mga pangutana, ana sa ulahing parte sa itong programa, at tanginin nyo na, mga kabrigada. Samtang Pro BBM Emergency Alert! Ginapaimbestigahan o gipaimbestigahan sa NTC karon. Ato ka ng hiskutan din sa Opinyon. Gipaimbestigahan sa National Telecommunications Commission ang migawas nga emergency alert miadtong nag-file og Certificate of Candidacy kon COC sa pagkapangulo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahinumdumang dunay pipila ka mga nakadawat og emergency alerts dili para sa linog, bagyo o kung unsa mang kalamidad apan para suportahan si Marcos samtang gimanduan na ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba si Director Imelda Malcien sa Regulation Branch nga magsubiti og report og rekomendasyon kung mahuman na ang ilahang investigasyon. Atong basahon mga kabrigada ang mensahe sa maong emergency alert. Ari, emergency alert. Buong buo ang malasakit sa bansa. Buong buhay ang maialay sa taong bayan. Bagong bukas na masagana para sa masa, babangon muli ang Pilipinas. O open post V, unsa ka na. BBM sa bansa, BBM sa taong bayan, BBM sa masa, BBM Pilipinas, hashtag BBM 2022. Yawa ni no. Okay. So, lali ikaw kato, kabrigada ka doon sa may mga komento ni mo kabahin nini. Kuyo, kaya no, tingala ka nga, kanang maong, kanang number no, nga ginaalaw lang unta sa gobyerno, gamito na dito sa pag-alerto sa katawhan kung doon ay mga bagyo, doon ay mga linog, kuratan man ta nga pangampanya naman sa eleksyon ang nigawas dito. So dapat yun na maibisigan nga dapat ka na exclusive na sa paggamit sa gobyerno. Kaya gani, emergency kay gamiton lang sa emergency situation para palikaso ng mga tao din sa mga baybayon nga pwede nga magka-tsunami kung doon ay mga linog. Ngano nagamit man din sa iskutanan sa politika? Oh, ang problema di ha, kay gidinay po din sa kampo sa mga Marcoses, mga kabrigada. Kaanya, gidinay po din sa NTC, di ba? Gidinay sa NDRRMC. NDRRMC. Ang baong, ang problema di ha, giunsa pag-hack. Kung gahack man yung tao ni, or tinuyuan ni, gituyo ba ni sa staff diya sa NDRRMC, or kung sa ba, or nahack ba ang ilang sistema, kung nahack man, dili yan na dahil ka-istrikto ang baong system, pwede rin masulad lang nga bisag kinsa. O kung sa gikan man sa NDRRMC na, naitaog siguro diha nga makabungbong Marcos, nga mo inibuhat niya ng baong text messages. Maura ay dapat ibisighan. Kaya kana nga luga, kana nga slot, kana nga number, kuha na siya, dapat exclusive na nga to sa emergency cases lang. Yun. So maka-alarma nga, bisag dili emergency, and worst, pamulitika nakasulod din na sa maong linya. So dapat lang yun ma-imbisigan na siya kay
kini ba resources ni sa gobyerno kining gialat ni sa mga telcos para sa paggamit sa gobyerno kay kuan man ni sa mga telecommunication company man ni so ginatagaan sila og number din na nga ilahang magamit para sa information dissemination. Yan. So katong imag-ingon nga pwede bang gud nga naay makabongbong Marcos din na nga correct, tawo nga nagalihok din na nga gigamit ni nga kinibang number o system para makapangampanya. Giatol man gud sa pag-file og COC. Kana system ang gud na brigada ng Abner, automatic na siya, naa sa input dito. Isa lang kapindot na mo padala na sa mga mga messages ngadto sa mga naka-registered ngadto pud sa mga telcos. So automatic na siya musulod dito sa system sa telcos, padala na sa kanto sa mga tao. How come nga usa ka exclusive system na himong non-exclusive? Yeah. Nga bisan kinsa na lang maka-access. Pero naay mga opinion pod nga basin ko na hijack or na hack. Kana bang nakuan ba naay laing tao nga naka-take og control sa system? Yan. At balikan na taon-taon, Brigada Abner, kay mga kabrigada human, ang pag-file ni Idol Brigada Elmer Catulfos sa iyang Certificate of Candidacy kaganiha, karon mga kabrigada, may pakita o suporta ang pipila ka mga generals. Atong liliyon sa ang sitwasyon, Brigada Abner, karon at tubangan mismo ha, yan sa Brigada Complex. Uy, nasa baba. Uy, ito ang mga kabrigada, no? Nasa gawas, nasa yung mga tarpulin nga dala. Mao na karon mga kabrigada ang sitwasyon diha sa gawas sa atoang complex mga kaigsoonan kung diin adunay bitbit ng mga tarpaulin adunay hulagway sa atoang ama ng brigada Idol Brigada Elmer Catulfos. Wa pata kabaw mga kabrigada wa detalye pa ni ini kung kinsa ni mga tawhan unsa ni nga mga grupuha ang naadiha karon sa ubos nga nagpahigayon ni ining maong unsa man ni murag campaign rally unsa man ni o takabalo ani sa mga nakasuwat diha. O pakinggan nyo ba yun siyempre, mga message of support na gibutang nila dito sa ilang mga tarpulin. Ah, mga pagsuporta, mga kaigsunan. Masani, di na ito mabasa kayo. Nagalihok pag sila. Okay. Kami para sa... kami bubarok para sa Jensen. Kuyog. Kuyog siguro si Idol. Na yung mga, ano, mga sikad nga na ay tarpulin. Ulagway sa ito ang ama ng brigada, nga na'y nakatatak. Barong Jensen. O mo na yung sitwasyon karon diha atubangan sa atoang brigada complex. Saan nabay pamulong-pulong ni or nagkakuha na sila? Wala pa man ikaw ganina. Walay audio ang nasa gawas. Basin na yung audio ang nasa gawas sa mga istorya ni Ana, mga kaisunan. O kami mo barog para sa Jensen. Kuyog ka. 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 Maragdi kayo na ito mga klaro. Maraglayo ka. Pero sa pagkakaroon, sa mga nang itong makita, muamot ni 55 aron sa pagbag-o Idol Elmer. Oy, na sila commitment. Gigan sa kabus para sa mga kabus, Elmer Catulfos. Ah, yawag mga word. Isip suporta ni mga kabrigada sa ama ng brigada. Ubay-ubay pang mga tarponin sana siya, panahon na. Para ibarog. Aron ibarog ang Jensen. Ang Jensen. Mga nang sitwasyon, makita niyo sa iyong mga TV screen mga kaisunan. Po na sitwasyon karon diha atubangan mismo sa atong brigada complex. Sulod na ako mga 3:30 wala pa man wala brigada. Wala pa kalit na ni buto no. Kalit ni buto para ipasibaw ang ilang maininton nga suporta ni ining pag file karong adlaw sa iyang COC sa ama ng brigada nga si Idol Elmer Catulfos. Mao na sitwasyon karon sa atubangan ni ining brigada complex dinhi sa NLSI Road sa Barangay San Isidro dinhi sa General Santos City. Ayan, ato pang, naasa, nigawas ang aman ng brigada. Nigawas, giatubang niya. Giatubang niya, mga katawan, isip pa sa aman siguro. Ni ano rin pa dayon, mga kabrigada. Iyan lang gi kawayan, then ni sulod, ba siya? Okay. Ni sulod na ito. Iyan lang gigawas kadali, mga kabrigada. Okay. Okay, no? Mga na yung sitwasyon diya sa gawas, ha? Wapit na kabalo mga kaigsunan, kung sanin nga mga grupo, kinsali silang nga mga sektor. Okay, kalitra ni Buto. Kalitra manig Buto, dali sa Sibiyanan. Kasi ako nakuratan ko, ani. Ayan. Okay. Mga na-sikosyon talon, mga kabrigada. Nagagagi mo suporta mga kaisunan sa ama ng brigada, no? O gumay-ubay po na itong suporta na kuha, isip kagalinan at sa programa sa tira. At doon ay mga nagpadayag po sa ilang suporta. O kapasalamat. Emotional sila sa ilang pamahayag na sa katapusan, gidungog ng ilang pangandoy, ilang ginapangamuyo, nga mudagan or mag-file sa iyang COC si
ama ng Brigada Idol Elmera Katolpos. Og saksi po ta dito kagalina Brigada ng Abner, kay tuwa po ta dito ng Altutag Comedy kagalina. Ubay-ubay yun ang tao nga ni Duyog sa gawas. Pero kada lang, di ka sila pwede musulod dito sa compound. Dito lang taman sa kanang utlanan sa Osaka Hotel. Isot lang ato, kanang Sydney Hotel diha. Huwag doon ay Osaka kanadang speakers, di aratamang, kaya doon ay giharang. Aron di na makasulod na ito ang katawhan sa sulod pa sa kay compound mag-una sa barangay hall sa, sa I think west mo siguro na. Dihang dapita mga kabrigada na mapudihan na himutang ang opisina sa COMELEC, mga kaigsunan. At least wala na'y problema kay nasubmit na ilang COC, wala na'y kakulba nga basing dili makaabot sa deadline or basing na'y kulang ang mga papeles, wala na receive na'y nakuha na nila itong ilang receive copies. So sila official candidates na sa AIM party para karong umaabot nga eleksyon. Ayan. Og siyempre, kagalina, Brigada Abder, nakurat po ta sa mga kaubanan ni Idol Brigada Elmer, labi pa sa mga kandidato sa pagka city councilor. Gawas kang Brigada Attorney Kang, kaya kailaman nato na, nga maayagin ang tao, andam po na bualagad sa katawahan rin sa Jensen, og kang Brigadang Gil Bartolaba, andam bualagad. Gawas ni anak nila mga kabrigada, nakita po nato dito ka ang sinseridad. Ito mga kaubanan nga ni Pyle. Siyempre, itong Vice Mayor niya, nga si Attorney Art Cloa. Og siyempre for kung ang sa Congress si Jay Umila mga kaigsunan. Mao na mga diehard yun na sa AIM mga kaigsunan bisan mo sa dali ra daw hinumduman COC. So Katulpos, Katulpos for Umila. Mayor, Umila for Congressman and ini Cloma for Vice Mayor. COC ha. Okay. COC dali ra kayo i-recall. Mga bago katong City Councilor, mga bata pa, mga utok na Brigada Kapter. All right. Samtang mga ginikanan sa missing person sa Jensen nagpangayog tabang sa National Bureau of Investigation. At ang iyang detalye sa pagbalik sa Di Pa Rin! Nagpakitabang na sa National Bureau of Investigation kung NBI ang mga ginikanan sa mga nangawalang individual din sa syudad. Kahinumduman mga kaigsunan, miingon ang labaw sa NBI Sarangani District Office nga wala pa napaabot sa ilang buhatan ang maong insidente. Kagahapon, giubanan sa atong team sa Di Pwede Yan ang mga ginikanan aron ihatod sa buhatan ang ilang sulat ngadto sa labaw sa NBI. Nagdumili na usa pamahayag ang mga ginikanan na pangalaom sila nga sa karon duna nay dugang puwersa sa pagpangita sa ilang mga anak o masulbad na gayod ang ilang problema. Atong makahinabi karon ang labaw sa NBI Sarangani District Office, mayong hapon kanimo Attorney Regner Peñeza sir. Mayong hapon po sa inyo. Yes sir. Sir, una gusto na mo makuha ang update na nagpaabot na sa ilang letter request din sa opisina kini mga ginikanan sa mga nangamissing, nangawala nga mga batan-on diri sa Jensen. Unsay hinanali nga aksyon o tubag ninyo nga gihatag dito sa maong request sa Attorney Peñeza? Well, pakatanggap ko lang, no, sa napakamay tumayon yung letter nila dated October 6, 2021, na kung saan may nakapirma na limang mga tao at naghihingi ng tulong para mahanap ang kanilang mga nawawalang mga anak. No? Okay. Well, ang gagawin ko nito ay assign ko ito sa aking isang heritage at mag-gather ng information na magagaling din sa mga magulang ng mga bata dito para makapagbigay ng lead, no? Kung saan at kung paano kami mag-upit ang mag-anap sa kanila. Attorney, medyo matagal na po na nawawala yung mga missing persons na to sa Jensen. Ito ba lang talaga yung unang pagkakataon na formally na iparating sa inyong opisina itong problema na ito? Or narinig na po ninyo, nalaman na po ninyo itong nangyaring ito sa mga... Sa ilang ito na
nalaman yung silang ganyan nakarating sa amin sa dalito nito. Kung kaya sa Pilipinan ko ako, noon pa palang April 2021, no? April 20. So, naisip ko muna, alos mga ilang buwan na nakalipas, no? Ngayon lang nakarating sa amin itong Okay. Dahil nakarating na formally sa inyong tanggapan itong hinihinging tulong ng mga parents ng mga nawawalang mga individual dito sa Jensan, ano po ang gagawin po ninyong hakbang, lalo't lalo na itong paghahanap ay may mga nagmumungkahi na dapat gawin hindi lang dito sa Jensan, kundi sa ibang parte pa ng ating bansa na posibleng kinaroroonan itong mga nawawalang mga individual na ito, sir? Opo, alamin po muna namin yung circumstances kung paano sila nawala, sino ang mga huling nilang nakausap, sino ang mga second friends nila, baka sakali lang na may makuha kami dito. Kung there siguro saka lang makakapag-isip kung ano pa ang pwedeng gawin other than makipag-coordinate kami sa pipila ng pulisya kung saan ito ay unang na nai-report at kung ano na so far ang mga nakuha nila. Ang tanong po dito, Atty. Peñeza, saan at kailan po kayo magsisimula dito sa gagawin po ninyong tulong doon sa mga parents na sumulat o sumangguni po sa inyo ng kanilang problema? Naasahan ko na by tomorrow i-assign ito sa isang ahente at mapatawag yung mga magulang nito, no? Hindi ko maalam kung may mga telepono silang ibinigay dito, may mga address. Yes, sir. Kahit sa doon, natulungan nyo kami kung makakuha kami ng mga contact numbers nila para sila ay matadulog namin dito sa opisina at makakuha kami ng mga informasyon. Sir, sa tagal na nitong sitwasyon na ito, sir, matagal lang nawala itong mga bata, makaka-expect ba ang mga magulang nito na magkakaroon ng linaw ito mga nangyari, lalo na ang investigasyon ngayon ay nasa kamay na ng NBI? Ako ay mag-uumpisa sa pagpalakas ng mga tao para dito. Titingnan muna natin kung ano ang circumstances ng kanilang disappearance, no? Saan sila nawala at marami. No? So, hindi pa ma-strategize kung paano i-approach ang problema sa paghahanap sa kanila. Ang importante siguro sa ngayon ay makausap muna namin ng mga malalapit sa kanila at sa kamamagulang nila para mabigyan kami ng mga impormasyon. No? Kung sakasakali saan kami pwede mag-umpisang mag-anap. Atty. Peñeza, may mga pamamaraan daw po ba na maaring magsagawa kayo ng investigasyon through social media? I mean, may mga pamamaraan po ba na matuko yung daloy ng komunikasyon ng mga nawawalang mga individual sa pamamagitan po ng pag-check, pagsuri po ng mga Facebook posting? Ano po yung naging komunikasyon nila doon sa mga kakilala nila or kung sino man ang posibleng tumangay doon sa mga nawawalang mga tao na yon? Any lead no, na pwede tayong makakuha either sa social media accounts, sa mga friends nila, or even sa mga huling gamit nilang mga number ng telepono, hopefully, no, makakakuha tayo ng lead para matuntun kung nasaan sila o ano ang nangyari sa kanila. Yes, sir. Atty., ang ating mga kababayan, ang taong bayan po, malaki po ang maaring maitulong nila para sa ikalulutas ng problemang ito. Ano pong nais po ninyong iparating na panawagan sa ating mga kababayan na maaring makatulong po sa resolusyon ng mga problemang ito, sir? Well, unang-una, dapat nagtutulungan. Ano? Kagaya nito, itong limang mga batang nawawala. Even ang social media ay kung makapag-post sana ng kanilang mga litrato at maipamahagi para makapuha tayo ng mga informasyon na baka posibleng nakakita sa kanila kung saan yung lugar man. Lahat na pwede nating pamamaraan, no, pagpahanap ay hopefully makatulong. So ito hindi natin kasi alam kung ano circumstances ng pagkawala.
ano ang mga ginagawa nila prior nung nawala sila. Maraming medyo nanakapapakati dito, sir. Okay. Sige. Marami po salamat, Atty. Regnera Peñeza, ang Chief ng National Bureau of Investigation sa Rangani District Office, sa pagkakataon po ito na kayo po ay aming makapanayam. Thank you so much, Atty. Peñeza. Marami salamat din po. Sana po sa pamamagitan ng inyong session, magtulungan natin ito at makapagpapigay tayo ng mga o makasagap din tayo ng mga balita. Okay. Ayan. Sige. Thank maraming you. Salamat, sir, ha. Once again, Maone, Brigada Kader, matagaan og kasulbaran ng itawon, nag-uol ng mga ginikanan ng mga bataa. Sige, exhaust na nila talang nga pamaagi. Kayo ba, kainom duman na itong mga kaisunan, nasunod-sunod ba mo din sila kawala? Nasunod-sunod ba? Napatoy kaysa nga magkaila ang duha, nga nabalita na ito na, so abi nato makaangko na kita kasulbaran pero kutob karon wa gyapon di ay so sila ni dulong ta gyud taon sa NBI hoping mga kaigsoonan nga makita ning ilang mga anak ka. Malungon ni anto na sila Valencia Bukidnon napay nagpatag na naatag manguhula dito sa Manila para sa kwan magod sa kanang desperasyon na magod. Desperate na sila nga makit-an ang miyembro sa ilang pamilya nga dugay na nangawala, di ba? Imagina nimo inyong kadugo nimo, igsuo nimo, anak nimo nga nawala, di ba? Grabe ang kaigwaos nga imong dili na ko ma-imagine patsyagan. Correct, Brigada Abner. Dili na ko ma-imagine, Brigada Abner, ba? Kung sa, for example, ako ang anak nga nawala, ingon na nakadugay. Wala na ko, baga hopeless na ka ba? Oh. Kamakita pa. Oh. Oh. Pero kanang para sa kuha lang ha, perting paita, perting lisura, kanang gabi nga matug ka, kasi kaguna-huna, kung asa na bagyot imong anak, grabe kayo na stressing na bang Kander. Nagapabilin ka paglaom nga makita, at correct, the same correct. Time, nagasulod po sa imong nauna nga buhi pa baka to. Correct. Mag-agaw ang imong imahinasyon. Kung ato lang pong ginaan pong Brigadang Abner, nga unta, kanyang mga bata, wala kiting tao ni sila naunsa. Kung baga safety nga po sila, buhi pa nga po sila kutong karunong taba. Kaya aron lang, siyempre, mabawas po. Ang kagol, di na ako ma-imagine mangun ang kagol ba, isip po sa kaginikanan mga kabrigada, ang kagol nga to sa mga ginikanan ba, nga mawad ang kaunganak. Kaya ba, Brigada Ruel, kanang closure, di ba? Kanang closure. Ipangga ni mo, sukat pagkagaway, imugi amuma, imugi panago, imugi pakaon, imugi pa eskwela. Ngayana lang, split dili, ng seconds. Dili mangun ma... Dili mangun ka mahimutang, di ba? Kaya kung nakita ni mo nga, anana, bangkay na, gilubong na, nahimutang na ka nga, wala na gin siya din sa kalibutan, kaya nagilubong na, patay na. Pero kanang wala kay kasiguruhan kung buhi pa ba or asa ba na abas may kahimtang or patay na ba gyud ni or unsa ba lisod kayo na grabe na nga torture sa una-una sa mga ginikanan grabe ang epekto ana kung kaso man nga buhi pa ni mga bata ni mao ni gyud kanunay ang panawagan mga kabrigada bisan sa radyo to panawagan gyud ni kanunay kung nakadungog man mo nakapaminaw man mo kailaban mo mga kabrigada ni mga bata pis palihog lang ay kontaka ang inyong mga ginikanan. Ipahibalo sa ilaha, aron makampante man ang sila. Di naman kinahanglan ang inyong ginikanan. Report para sa basic asa pa. Importante ang inyong ginikanan makahibalo kung asa mo karon. Or in case po, na ay mga nagtanaw sa ato aron, nakadungog sa ato aron, nga na ay mga nadayo din na sa inyong lugar, mas maayo nga i-coordinate dayo ninyo sa kapulisan o ipaibalo nga ay naay kwan dire na ay mga kabataan dire nga murag baguhan man dire wala nakabalo kung taga-asa ni or na ay nakita ninyo pwede nyo i-search actually online missing persons in Jensan makita ninyo ang mga hulagway din na sa online unya basi na amoy nakitaan familiar sa inyo ang itsura makatabang intawon kamo aron na mahimutang ang panghuna-una ni ini mga ginikanan karon ni ini mga kabanay karon nga nangita ni ini mao nga nangawala nga mga tao diri sa Jansan. Arte paita mga kaisulan, we're hoping mga kaisulan no nga okay pa ni mga bataa, buhi pa ni mga bataa, mga kabrigada o we're hoping nga makita ni o makahibaw na ang ilang pamilya. Kung asa ni nahimutang ni mga bataa kay wa gyud ta kabalo. Blanco gyud. Ato ka pulisan blanco. So kita blanco po gyud. Mga kabrigada, kung asa gyud nahimutang ni mga bataa. Unya daghan ang paningkamot to na nay task force missing persons gagi mugna wa gyapon nakit-an. Wala pa ilabot din na ang kining mga inisyatibo mismo sa mga ginikanan nga on their own nagapangita sila pamaagi nga mapangita kining nawala nila nga mga kabanay. Oh, may na lang karon kay naa na pod nagatabang na pod ang NBI. Pero siyempre,
mas madali ni makit-an og mas dali ni nga masulbad kini mao nga problema pinaagi sa tabang ninyo mga kabrigada. Oh. Kita nga nagatan-aw dinhi karon sa programa. Oh, kita tanan magtinabangay og musulti gyud mo kung asa ni nahimutang og mahadlok man mo, pwede ra mo moagi diri sa musibihanan mga kaigsoonan kay kanang inyong pag-istorya diri, ikit man namo na inyong mga ngalan. Walay problema na basta makabalo lang kung asa ni himutang aron makatabang balanta. Sa ginahimo nga investigasyon sa kapulisan, sa ginahimo karon nga investigasyon mga ka, o sa paghimuon nga investigasyon karon sa National Bureau of Investigation. At least man lang naata impormasyon kung asa gyud intawod na himutang ni mga bataa. Tinabangay na lang gyud. Napahiray dalaga diri, na ibabae diri nga nawa. Apit. Oh, tisod kayo, pait kayo. Isa lang nasagol dito nga hamtong eh, ang the rest ka mga kuana, mga batan-o na, na 17 years old, 18, 19, so mga batan-on pag yun, kining mga nangawala nga mga residente din sa Jansan. Oh, mao na sa mga ginikanan, no, sort of advice ng mga kaigsoonan, monitor yung kanuna yung mga bata, labin pa sa inganang idara mga kabrigada, kay labin pa sa ilang komunikasyon mga kaigsoonan sa social media, sa mga text messages, dapat i-monitor yun yung mga kaigsoonan. Didi yun din yung pasagdan, mga kabrigada, nga kanang di ninyo mamonitor kung kung sa inang ginabuhat sa social media, kay diha bago na magsugod, diha na sila mainganyo sa mga barkada, sa mga kung unsa pa man diha, takabalog kung sige hinungdan ang itong mga nangwala. Pero mga kabrigada, kinahanglan kanuna yung pag-monitor sa atong mga anak. Masin pag-unsa na ito, kabisi sa trabaho, pag-uli sa balay, istoryahon ang mga bata, amumahon mga kabrigada, pangutanon kung naabay problema o wala, aron dili malayo ang buot sa mga inyong mga anak nga na sa inyong isip ginikanan. Ang nahitabo, na yung mga namising dito nung murabang ang nahitabo, ang ginikanan, nasanay na nga ang ilang anak, wala ka uli sa ilang balay, tag-sinima na. So, tag-sinima na na daw nga wala ka uli. Nasanay ng ginikanan nga after one week or two weeks, mauli ragbalik dito sa ilang panimalay. So, naay dito, naay mga bata dito nga maunay, murabag, kining routine nila sa pag-uli sa ilang balay. Correct. So, katong nawala na sila, murag wala pa na apektuhan sa sinugdanan ang ginikanan, kay normal naman eh, nga tig-sinima na mauli. So, hantod nga, sinima na, nahimaw binulan o nagdugay na, magtuig na lang, wala pagyapa nakauli. Mao na mga kaigsoonan, ha? Mga ginikanan, kinanglan monitor kanunay ang mga bata, mga kaigsoonan. Samtang, pamilya sa Gialegarang, gapang labay o bato, o mga nagreklamo, uy, naghusay na. Oy, maayon eh. Oh, natapik ko na. Sakay update ana ron. Nagkaayos na ba? At ang ina mga kabrigada sa pagbalik sa Di Balayan. Hello, kagawad. Hello. Medyo, igado kayo ng signal. Unsa'y na itabo, Wad? Nag-istoryahan na yung both parties na natalit to. Unsa'y na itabo after? Okay, nagkasilabot ang nagpinabangin. Medyo malabot yung linya ni kagawad. Kapis ang atong pagkasabot ng mga kabrigada, nagkasinabot na ang both parties. Oh. So, murag okay na ang both parties. Tama ba, kagawad, Klapis? Okay. Sige. Balikan na to niya ang linya. So, okay na to. At least, nag-atubang ang duha ka pamilya. Ang katong nagreklamo, nga si pamilya ni Ma'am Mika, o katong gireklamo pod, nga pamilyang Mejia. So, at least, nag-atubang sila karon sa barangay. Kaya dati, kagahapon sa interview na to, sa ato ang nakikita ang recorded video, wala ko no, ginapatawag mo no sa barangay. Ang wala ko no gasipot, kaning pamilya sa nagreklamo. Oh, sa nagreklamo? Diba, tumiaging adlaw, dili po gusto makikistorya sa barangay. Mao po na ang ngayong sitwasyon. So kagapon, murag bali po, lahi po ng versyon sa mga Mejia. So okay. At least, kagapon, nagkatubang sila. O medyo nagka-okay na, matod pa kang kagawad Rinaldo Klapis. Para sa linya, pagbalik. Okay, kagawad Klapis, at least klaro, ang klaro lang rin, nag-istorya ang both parties. Opo, super, so good, okay na sila. Ang nagtinabangay na sila o nagpirmahanay na sila sa kaning murag arrangement or nag-agree ang both parties na magtinabangay na lang for the sake sa ilahang sunpor saway sa Kalinaw. No? Okay. Kagawad? So, ay, hello. Aha.
So nagkapirmahanay na pero ang pangutana kagawad naguli ba ang ilang maayong kabubuton niining duha ka mga nagkakontra partidos nila sa inyong barangay? So par okay na sila, nagkasinabot na, nagpirmahanay na na agreement. Ah. So katong mga gipang-file both parties, katong unjust decision, physical assault. Wala na. Tong trade o itong pamato, na-iris na ito tanan. Okay. For short, murag na nalinawan ang tanan nga medyo nagbalik na kung magkinabangay na sa ilang silingban. Curious lang takagawad, no? Kinsay nagpataliwala sa maong duha ka mga nagbangi nga partidos nga may resulta din sa mabungahon nga settlement nila kagawad? Ako po ang inyong lingkod, kagawad Clapis. Okay, salamat. Congrats, congrats ka, po, salamat. Pacify, maayo ka kalupon siguro waday. Maayo kayo na okay na sila. So para malikayan kagawad nga mausab katong di maayong panghitabo nga nadaot ang relasyon nining managsilingan, unsay mga gisugyot ninyo nga ilang himuon para dili na mausab nga magkaproblema na pod? Hindi na ito gaganina na wala tayo suspect ang ito, kundi malagi ang both parties, murag nagpasumangil manggod. So, pangunahan na ito, kini na itong dialogue, wala itong confrontation, is wala tayo suspect ani, kundi magkinabangay ta, at least malinawan ang tanan kung kinsagod ang nag-create og pamato. No? So, kung anong nagpirmahan na yung both parties na magkinabangay para sa kalinaw dito sa ilang sungpur sa away sa itong barangay Labangan. Pero kagawad na kinawan ba yun kung kinsay ng labay ni kinsa sa mga pahintabo? Mahulogin na sir na itong ginanahan nga wala magiging lang kinsa. So ginan ako nga gisugdan ito nga walay gisugdan ito sa pagpasipay na wala tayo suspect ane kundi mugawas lang ng resultaan eh kung makinabangay ta, kung kinsa magyod. Kung pinagi sa pagkinabangay, basig makita na to o kinsa gid ang gabino o kinsa gid ang naghasi diri sa sa ilang sunpor diri sa Paruksaway. So ang naitabo so, ni girisulba na nagkauli ilang mayong kabubuton nga wala na giutingkay itong mga isyo kung kinsa'y naglabay o kinsa'y naguna. Wala na to, gikalimtan na lang to kagawad, basta resolba na ni, okay na, peace na sila. Yes, sir. Magkaya naging ako nila nga, wala tayo suspect sa ani. Ang ato alang ipatigbabaw ani nga, magtinabangay ta, matagsilingan, o kinsa magiging ako na hasil pa ba to. Pero siguro, base sa itong kasabutan yun ako, nga apil na tali ha kung sa magiging ang napagiging makita na to. Pero paminaw ko, yun ako sila sa ato ang pag atubangay karon. O ipangita na ito, win-win solution. So, magtinabangay ta para mawala na yung mga pamato o panghasi sa ito ang street diri sa Hawaii. Sige, sige. So, salamat kayo kagawad Reynaldo Clapis sa imong panahon nga gihatag din karon og labaw sa tanan sa imong gihimo nga pamaagi para magkauli na kining maayong kabubuton sa imong mga constituents din sa inyong barangay. Kagawad, salamat og congratulations. Salamat po sa inyong programa. Sa di pwede yan, kay kung di pinas may programa, dili ni matagaan yun ano, pero sige lang, kay partners trabaho na to. Salamat po kayo sa pag-asikaso aning problema. Okay. Salamat. Sige. Po din mo kagawad. Okay. Congratulations kay napa uli gyud tawon imo ning maong mga pabeya. Abi na gyud tuma resolve no kay perting inita nas mga ulo. Kayo, ano man kagapon, lahi pud ang direction speakers. Pero kato na lang kung naminaw man nagtan-aw man ron kato yung kato duha ka partidos, wala nagkasabot naman mo, nagkapirmahanay naman mo nga mag-uli mo sa maayong kabubuton. Kalimtan na lang tong tanan, no? Dili na tamo balik dito kung kinsay naguna og kwan, wa man kay mga ebidensya, wa may mga pamatuod kung kinsa gyud. Ang importante okay na mo. Importante diya, kamukha mo rin magsilingan, pagkabot sa panahon, kamukha mo rin magyapot, ikaw mag-inabangay mga kaisunan. Mabutang mo sa kining problema, no? Kanang emergency situation. Silingan. Hindi man ang taga-Pikas barangay mo, tabang ni mo, ang imor yung silingan. Correct, tinood. So, importante nga maayo atong relasyon sa atong mga silingan. Kaya maayo. Atong silingan, maunay makatabang na to. Maayo nga relasyon ha, pero hindi itong sobrang relasyon ha, kaya dahil ayaw to. Ayaw na, hindi na mao. Hindi, joke lang. Giting inside mga community relationship, dili nga personal, intimate.
Lahito. Lahito, lahito. Okay. Samot ang kagubot, mga kabrigada. Ha? Mauman. Alright. Ano sa linya? Oh, nipilit na po siya. Alright, mga kaisulan. Ano sa linya na sa telepono? Ang nagreklamo? Okay. Alright. At least, mga kabrigada, itong kinatry yung contact, kapag balik ng duwa kapamilya, kung sa bagay, tinuod niya na itabo dito. Oh, pero kung okay na, kung sa may daggan. Kung sa may daggan. Kung sa may dibuhat, sa may ano, importante, kung sa'y nahitabo, nagkauli na sila. Mauti, pero importante yun, mga kabrigada, ka nagkauli sila. Maumar, mato ako gingon nga, kung nagkauli na, dili na ito mo kuhan dito. Di na ito balikan ito mga mapait nga kaghapon. Correct. Nga maoy posibleng hinungdan na pod nga magkuha na pod, maabligha na pod ang laing kinibang conflict dito sa ilang relasyon isip pa managsilingan. Ayaw, nakalimti na to. So move least, on na ta, move forward na ta. Move forward na. Move forward nga maayo na ang relasyon. Yan. O ga, syempre mga kabrigada, no, yan na magiging dapat. Good job ni Kagawad. Gabi, mayo, mayo, game ni Kagawad. Kagawad, Reynaldo Clapis. Kaya binatugdi na gito ma-result. Pero siya, ingon siya nga, oh, patubangon sa kwan, sa barangay. Okay, dugi-dugay na ni nga kwan eh. Kung wata na sa'yo, kung sa itong pizza, September 9, 12, hantod the 20s, na ay bato gihapon nga ng tabo, wala gihapon na aksunan, hantod na Oktubre na lang ta, wala na aksunan gihapon, kaya raman di ay, basta isuryahan. Kaya rin gina, basta isuryahan. Isuryahan. Importante na gina ang communication magiging gihapon. O kanang duda-duda, ipadaplin sana. Mas ko po na may istorya na yung personal, usap ba yun? Kisa ba yun ang labay, ano ba? Dili na magkosa yun ani mga basta kaisura. Wala komunikasyon man good, ang relasyon madaot yun na, di ba? Basta mag-breakdown gani ang line of communication, awa na yun ang relasyon ninyo. Gamay lang unta to nga problema, magkadako nga magkadako, kaya magkasanga-sanga man na. Tunol-tunol og istorya. Mao na siya, mga kabrigada, importante yun ang communication. Sama rin gihapon sa relasyon, mga kabrigada. Importante gihapon ang komunikasyon. Kaya kung wala ng komunikasyon, so sample sa inyo ang magtiayon, mga kabrigada, o ado naman mo'y unsettled yung mga conflicts, o di ninyo na istoryahan, paabtan pa ninyo nag-overnight, mga kaisura, ng tendency ni anak, mudalong, mudalong, mudulot, mudulot, ang sakit na bation sa imong partner. Basta, so diha na magsugod, mga kabrigada, katong na dili na pag sinabtanay, naanay pag selos nga maitabo kang misis, diha na magsugod. So mister, ayaw yun na pag-abuhata. Dapat adaw-adaw yun mo, mga kabrigada, nga kanang istoryahan sa partner, o siyempre para ang sweetness magpabili. Og dapat preparado ka. Hindi ka magkaangkaang kay basi kunya mabitin si Mrs. Tia sa imong performance, perte nimong palyaha. Dapat naka-hardball ka. Hardball itodo na. Oo. Samtang atong makahinabi karon ang usa ka miyembro sa pamilya nga gialigaran, maayong hapon diha Ma'am Maria Mejia. Ma'am, maayong hapon. Ma'am? Ma'am Maria Mejia. Live na takaroon sa Di Pwede Yan. Ang ako lang bana, sir, mag-inch na. Sige, ako na. Okay, okay na, okay na. Ang sa'yo pangalan sa'yo mong bana, ma'am? Kinsa na yung nag-interview, sir? Yes, ma'am? Kinsa ni? Si Brigadang Ruel ni ma'am o si Brigadang Abner ang imong kauban? Ah, si Brigada Ruel Abner. Okay. Yes, Ma'am Maria. Madugan mi nimo, ma'am? Yes, okay. Ma'am, gusto na mo makumusta na interview na mo si Kagawad Clapis na okay na naman daw mo sa katong inyo nakalaban din na sa inyong lugar. Ma'am, unsay update? Okay naman, sir. Di akong bana may kwan, sir. Musubag, anak, sir. Sige. Unsay nga lang sa mong bana, ma'am? Yes, sir. Elisardo, Mejia. Elisardo, Mejia. Ako ni. Yes, sir. Kumusta, sir? Ang nahitabong dialogo kagapon sa barangay kay matod pa ni Kagawad Reynaldo Clapis, nagka-okay na mo sa maong pamilya. Tinood na siya. Kung sa'yo dito, kumusta, sir? Okay na. Okay na. Okay. So okay na mo, wala sir, wala na 'yung problema, balik na sa maayo ang inyong relasyon. Okay. So wala na 'yung balikanay kung kinsay nakasala or kinsay biktima, basta nagkaayos na mo, mao na gusto na mo maklaruhan, sir. Ayos na. So okay na, everybody happy na.
Ah, wala na problema. Okay, so lipay mi makadungog ka na karon, sir. Salamat kayo, Mr. Mihia, sa imong panahon nga gihatag kini karon. Ah. Salamat pod. Sige, sige. So, mismo nadunggan na to sa ilaha. Basta at least okay na sila. Oh, at least basig gamay ra kay bugbo ra kay mga tubag ni sir. Pero at least naklaro mga kabrigada nga okay na sila. Gikan mismo sa ilaha nga okay na kay sila tong agrabyado kagapon eh. Nagtanaw ko sa inyong program kagapon. Alas magkahilak-hilak tong iyong asawa. Okay, murag nabaliktad ko na pero at least karon nagkaklaruhay, nagkapasayloanay og nagkauli. Yeah, mao na pinaka-importante mga kaigsuran kana magkauli gyud kay importante lang normal naman na ikwan dili pag sinabtanay dili magud perpekto ang relasyon may magigsuon gani mag-away-away man mag-conflict man pero ang maayo at the end of the day yes nagkaayos nagkapinasayloanay og nagkauli yun ari sa atong pagbalik mga kaigsuran atangi ang dugang kaalam og mga pangutanang legal mga kabrigada dili lamang na sa Di Pwedengan. Aniya ang dugang kaalam para sa ato mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam mga kabrigada. Adunay padula karon ang Department of Health kon DOH. Abli kini isa tanang nabakunahan batok COVID-19. Ang mga moapil, dunay tsansa nga modaog og cash prize sa monthly draw og 1 million pesos sa grand draw. Ang maong padula, gimugna sa PAGCOR, DOH, NTF, og Z Philippines. Kinahanglan lang mag-register, pinaagi sa pag-text og resbakuna reg space pangalan / edad / address og isend kini sa 8933. Ikaduha, e-text ang vaccine details. I-type lang ang resbakuna space first letter sa vaccine brand / pangpilakadose / LGU / petsa sa bakuna og isend kini sa 8933. Matag bulan, sugod bulan sa Oktubre hangtod Nobyembre. Mamili sila og 50 ka mga winner sa 5,000 pesos. Samtang sa Disyembre, mahibal-an kung kinsa ang suwerte nga modaog og 100,000 pesos, 500,000 pesos og 1 million pesos. Ato nang tubagon ang pangutanang legal nga gipanangat sa ato mga kabrigada. Og kini ang unang pangutanang atong nadawat. Kumakumit ba og crime ang isa ka minor de edad, ang mga ginikanan ba makasuhan? Alang sa tubag sa maong pangutana atong makauban na live via Zoom si Attorney Psyche Fontanilla Mamadra. Attorney Psyche, maayong hapon. Attorney Psyche, may hapon. Hindi na ako madunggan. Attorney Psyche, kasi nakamute ka. Kasi nakamute, no? Okay. Tuara, tuara. Nadunggan na ako. Attorney Psyche, okay na? Okay na pa. Ayan, ayan. Loud and clear, Attorney Psyche. Ayong pangutana kung ang minor de edad ko no ang makasala, makasuhan ba na ko no ang ginikanan, Attorney Psyche? Dili makasuhan ang ginikanan kung ang minor de edad ang nakasala. Aha. Kung tanawo na ako ang balaod ng Juvenile Justice and Welfare Act, pag below 15 years old ang bata, wala pa gani kaso nga mahitabo ni ana pag criminal cases, no? However, kung 15 to 18, then naa sila discernment or nakasabot sila sa ilahang kinahimo, magiging liable gyapon ang bata, medyo suspended lang iyang sentence. Pero ang mga magulang, ang mga parents, never na sila ang magiging liable kung criminal act, no? Parang krimen ang hihimo sa bata. However, kung halimbawa na disgrace siya ang bata tapos kanang tawag na to nana, syempre wala siya'y ikagastos ang magbayad ni ana ang iyahang mga parents like vehicular accident, no? Minor allow nga mag drive, ang magiging liable ni ana isang mga parents in terms of sa kwarta, pero dili mapriso ang mga parents ni ana.
For example, Attorney Psyche, no, ang bata naka-disglasya, nakadunggab, og mag-demand ka ron ang nabiktima, tulubagod na sa ginikanan. Murakana. Okay, yes. Oo. Pag incapable magbayad ng bata, ay na, may mga bata na yung mga trabaho, but usually, ang mahitabog yun ni Ana, ang parents ang magbayad sa daños pernicios. What if, Attorney Psyche, kung ang bata nakahimo o krimen tungod kay gisugo sa ginikanan? Lahi na nga istorya, no? Particularly, kung halimbawa, drugs ang ato ang ginaigina-istoryahan ni Ani, kung halimbawa nga below 15 na ang bata, definitely wala siyang liability. Pero ang nanay, nga mautong nagsugo, nga ipabaligya na siya, mas magtaas pag yun ang pagtina sa iyaha. Kay tungod nga, mas ang tawag na ito niya, na ginagamit ang minor sa pagbamaligya o mga droga. But yun, you will be liable not as a parent, but as a person, principal by inducement mo, or ikaw mismo nag-commit ka ang krimen, pero gigamit lang imo ang bata. Not as a parent, not as a criminal talaga. Okay. So ang klaro dito, Attorney, katong civil liability no sa usa ka minor, ang ginikanan gyud mao'y mutubag ni ana. Yes po. Oo, yan na ang ginikanan gyud. Okay, sige, salamat. Kini ang ikaduhang pangutana gikan sa atong center. Pwede pa ba nga pailisan ang first name? Dugay na ko nga nako ni nga giipunan kay Tiguang Manggot ang akong pangalan, o Tiniguang siguro ang iyong pangalan. Tiniguang ang Tiniguang, pampatanoon pa naman. Pilampun ka ang gastos ko noon ini, Atorney? Depende na siya, no? Halimbawa, namagod tayo mga, usan na siya sa tulog karason na pwede ni mo ilisan ang imuhang pangalan, like naulaw ka o napakaulawan ka. Kay, sige ka, sunlugon sa Ilonggo, sabi ng sunlugon sa Bisaya, kanang tiaw-tiawan, ang pangalan kay lulo, panglulo, lagi ang mga pangalan. That's one of the reasons na pwede ni mo ilisan ang imuhang pangalan. So, judicial proceedings di siya, meaning to say, i-file yun din mo sa korte. Ang mga gastos na usually depende po sa lawyer, pero na kay filing fee, na kay publication, ang filing fee niya na mga nasa 5 to 7,000, tapos ang publication nasa 10 to 15 ata. So, yung anang yung mga actual gastos. Attorney's fees magbabari depende sa abogado nga imuhang kuhaon. So, kana siya ang gastos, but kanang pangutay na kung pwede na ilisan, oo. Pwede ba naman na yung mga, di ba, mga bata uban, medyo harsh sila ba? Sige kag katawaan kay baho lagi mong pangalan, di ba yung anak magdaingon? Pero estimated na torne, sa iyo ang naibawaan ha, mga pilag yun ang estimated nga amount totally ang pwede maggastuhon sa ingani nga kaso. Vary kasi yan ba? Depende. Yung iba naniningil talaga ng mga 100 plus, napoy 80. Depende na siya. Kung halimbawa, ang location ni mo is diri ka magkuha sa Jensen o lawyer, tapos tayo kaayo ang imo ang filean, then definitely it's going to be very expensive. Makaabot pa ganyan siguro 200,000 kaya ni mo appearance fee pa ba. But I think it's best nga kung halimbawa na siya yung ana, magkonsulta na lang siya sa lawyer para mahatagan siya og estimates. Mahatagan siya og estimate kung bilang yun ang iyahang magastos para kabalo siya kung pila iyang ipunan ba. Okay. So ang tubag ni mo kagani, Attorney, kung pwede pa ilisan na yung ngalan, kay wasa na kauyon, kay Tiniguang daw ko na yung pangalan, pero what if kung mo-oppose ang ginikanan nga, uy, kanang imong pangalan, gi-combine pa nga pangalan sa imong mga apuhan, na sentimental value, dili ni mo pwede nang ilisan, pwede ba mubabag ang naghatag og pangalan, Attorney? Dili pwede magbabag ang naghatag og pangalan kay once 18 years old ka, pwede na ka magpili kung unsa gyud imong mga imong pangalan nga dalon, no? Kay for example, tulo ra man na ang reasons yun na pwede ka magpailis. Una, kanang ingana lagi ka nang napaulawan ka or pareho sa pangalan sa baryo ninyo nga ang kriminal, mo po na yung pangalan, so mo dyan, marulaw na yung kaayo, or na nakay ginagamit, halimbawa, ang pangalan mo sa birth certificate, Mario, pero gikan pa ka grade 1, ang imo ang ginagamit, Juan, so pwede na siya ilisa ng Juan. No, all of this, you do this, or confusing, like for example, daghag tao nga pare-pareho ang pangalan, like na ako yung classmate, Teddy Tanan, Teddy, sila mag-isuon, pwede niyo pa ilisa ng imo ha, kaya makonfuse ka sa imo ubang isuon. But the point that I would like to emphasize today is, ikaw, once 18 years old na ka, and provided nga katong tulo ka rason, na adito ang rason nga nung magpakuli ka o pangalan, then definitely, pwede yun na siya. Nung dili makababag imong tatay mo si pinalangga kay ka nga mo, nagihatag sa imo, ipamana ang pangalan sa imong lolo sa lolo pa.
unya napay attorney napay mga pangalan no ko kato nagreklamo sa kay tiniguang yung pangalan napay nasubrahan pud ka kwanrol kato mga consonant names di ba katong unsa to nga pirtong taas na ang pangalan just ko ah labi na pa na yung mga napay mga pangalan attorney nga kanang tagtulo pagyud ka ano. Okay. Mayroon ka ni attorney no, ang among mga pangalan ni Brigada Kabder, walay O sa tumoy. Mm. Sa'yo na kayo memorizon. Ako ang kay lisod kay spelling. May na lang kay attorney Psyche, kuan kayo, very intellectual kayo ang tono. Okay. Salamat kayo, attorney Psyche, sa imong gihatag din nga katinawan ini nga mga pangutana nga legal. Thank you so much. No, may na lang no. Thank you. Okay. Dapat ikaw ang sa tinong pangalan? Ruel. Ah, dili Ruelo? O Ruelito? Wala. Sama rin ko na Edilberto. Wala na lang yung Eddie sa ginikanan. Napay Felicissimo. Napay Felicissimito. Na Yulohio. Yawa na mga ngalan. Napay mga Esteban. O Yulohio, wala na lang ng Eugene. Mga Esteban Pinaghilamusan. Sa gana. Ay. Anyway. Ano man na, huwag kita, huwag mga kabrigada. Pasensya, sulag maro ito ha, wala naman open. Labi pa ka na mga na-i sentimental value, palangga kayo na yan. Na nangatawa dito, si Abby, ang singalan ni Abby? Ah, Abby naman natin. Dili na, Abilarda, ang sa? Abigail. Ah, Abigail. Na ito, huwag ka ginagalan ng Abigilia. Abilarda. Abilarda. Gila. Sorry mo kami. Hi, Abby. Anyway. Anyway, oh. Ka brigada. Tama ko na sa akin, brigada Kabder. For example, ang papa, kanang palangga kay na yung lulo. Mm. So pangalan sa yung lulo, Yulohio. Yulohio. Mao po yung pangalan niya sa yung anak. So may mong Yulohio the second. Oo. Apa yung the second? Yung wala ilang mapangalan, puro si Yulohio taran. So na Yulohio Junior, na Yulohio, Yulohio the first, Yulohio the second. Pasensya. Wala may nag-ingon na maot ang Yulohio, wala may nag-ingon na. Pero katong na yung mga pero dawato na nato nga sa standard sa kining pleasant sounding names karon sa mga millennials, di gud sa in, out gud sa. Kuan gud sa ginakatawaan gud sa. Sa una sa inyong henerasyon, inyo ha, inyong emosyon. Dawat sa lindot kayo ni kay lalaki man akong unang anak. Yulohio. Gusto man gaya na akong junior. Ang asawa, di ginusugot. Oy, nga naman. Junior. Sige. Alright. Sige. Samtang nanginanglan o hospital assistance ang 34 anyos nga si Cheryl La Acopiado, residente kini sa Barangay Kalumpang, na diagnose kini o acute gastritis with moderate dehydration sa mga buot motabang. Mawain mo ninyong ipadala ninyong mga cash donations pinaagi sa atong GCash account sa 0919-071-9080. Yun, 0919-071-9080 mga kabrigada, ang GCash account. Naabapod mo yung mga pangutana nga legal nga buot ninyong matubag. I-PM na kana mga kabrigada din sa numero nga ana sa inyong TV screen. Yan, o kana mga kabrigada, lain ausap nga hugna sa pag-utinggay sa mga isyong dili angay baliwalaon o mga isyong angay hatagan og igong pagtagad sa makausapa. Ako si Brigada Ruel Dumantay. Ako sab si Brigada Abner Francisco. Lahi ragyod kung aduna tay kaalam aron sa ingon, katungod nato dili gyud mayatakan. Be proud of Jensen again. Barug Jensen kini ang Di Padayan. Puwede yan!